Hello! Welcome to our channel, Day with Mami Za and Lucas! So, panibagong araw na naman tayo, guys. Gising tayo na maaga dahil may pasok ang aking anak na si Lucas. Pang-umaga siya sa school. So, nagsaing na po tayo. After natin magsaing, sumilip muna tayo sa tindahan. Sa online page kung may inquiries or kung may kailangan bang i-encode. Tapos, syempre, hindi mawala ang paghugas ng plato. Sabi nga ng anak ko, paborito ko daw itong gawin. Pero hindi niya ba alam, wala akong choice. Ako lang naman talaga ang tagahugas ng aming plato at mga pinggan, baso. Ayun, dumating na nga pala yung asawa ko, kagigising lang yan. So maya-maya, gigisingin na rin niya si Lucas para maligo at kakain na rin. Good morning! So, tapos na po tayo maghugas ng pinggan. Sabi nga ng anak ko, ito daw ang paborito kong gawin. So, ito na siya. Gising na. Mag-good morning kiss tayo sa aking baby Damulag. Hello, baby Damulag. Kikis kita. Say good morning. Good morning. Ang baby Damulag ni Mommy. So, after ko maghugas, mag-prepare ako ng breakfast niya at siya ay papasok na sa school. Galingan mo sa school, ha? So, after niyang mag-breakfast, next kong gagawin, syempre, sagot ulit tayo ng inquiries. Tapos, aayusin ko yung mga RTO o yung mga return t-shirt namin. Yun muna yung ibebenta ko. Sana makabenta ako today. Hello! Kakatapos lang nating maligo. So, gagawin ko na ang pag-inventory ng mga RTO o yung mga return t-shirts. So, tara, samahan nyo akong mainis kasi ang dami naming return t-shirts. Ay, mga bogus buyer, mga joy buyer. Ay, habang nagtutupi ako nitong mga RTO o return t-shirts na to, ako'y nalulungkot talaga. Biruin mo ha, bumili pa ako ng stante niyan. Matagal ko na itong binili, stante na to, last year pa. Kasi nga, hindi na siya kasya sa isang basket. Tapos kailangan ko siyang ma-sort by size para madaling makita kung ano yung mga available designs na pwede nang i-recycle or ibenta. Nakakalungkot lang kasi nga ito, ang dami na niya. Marami pa to guys, iniisa-isa ko lang. So, stop muna tayo sa pag-aayos ng ating mga return t-shirt. Nagtupi muna ako ng mga pre-reduce ni Levy. Kasi nga, i-ship out na namin ito. Dadalhin na sa JNT. So, konti lang yung na-produce. Kasi konti lang yung umorder. At karamihan dito, ito yung mga nabenta kong RTO. So, ito na nga. Tapos natin mag-inventory. Tapos mag-pack ng mga ipapadala sa JNT or Shopee. Ayun, nakakalungkot yung resulta kasi lugi. Hindi namin nabawi yung dapat na kinita. Bagkos abonado pa nga. Tapos, kanina lang, may nag-pop ulit na message. Mayroon kami paparating ng mga returns. So, shout out sa inyong mga umu-order, pero hindi naman nila kinukuha, mga irresponsible. Kasi ako, pag umu-order ako sa online, Shopee, Lazada, or sa Facebook, syempre, chine-check ko muna kung legit. Paano ko ba siya chine-check kung legit? Kina-check ko yung profile ng Facebook, kung meron ba siyang review, page review, kung may comment ba dun yung mga customers. Kasi, kung nagustuhan yung product, or may bad review, magko-comment yun eh. So, ganun dapat sana nila chine-check, diba? At, kung aalis man ako ng bahay, binibilin ko siya sa kapitbahay, or magsasabi ako dun sa seller, para ma-update ko siya. Kung sakaling hindi ko man siya ma-receive, dahil meron ako pinuntahan, hindi naman kasi tayo 24 oras nakabantay, diba? Pero kasi, andun yung malasakit. Ngayon kasi wala eh, basta na lang umu-order online. So, isa ito sa mga sakripisyo or part talaga ng pagiging online seller. Ayun, naiyak lang tayo kasi nga ang pangit ng resulta ng benta. So, part talaga to ng buhay, pero syempre, laban pa rin tayo. Patagalan lang naman to eh. Madira matibay eh. So, ikot-ikot lang. Ngayon, gabi na kasi, so tuturuan ko si Lucas na magsaing. Dahil, katatapos niya lang, matulog kanina, nanood na siya ng TV, nag-review na rin siya. Magsaing kasi nga, tulungan kami dito sa bahay, di ba guys? Suna! Stop mo muna yung panonood ng TV at ikaw ay magsaing. So, ito na. Turuan natin siya kung paano magsaing.
So, ayan, hinugasan ko na yung ano. Hindi yan. O, akala ko ba alam mo na? Hindi yan. Hindi ito? Hindi yan. Kasi rola yan. O, hindi yan kasha. O, try mo nga. Tignan mo nga kung kasha. O, kasha ba? Hindi, di ba? Yun. Kasha na? O, akala ko ba alam mo na kung paano magsaing? Okay, wala pang bigas. Ano mo na ilagay? So, let's go. Guys, ito nga pala yung laganan ng bigas namin. Again, ito yung sa biskwit ni. Eh. Matagal na sa amin yan. Ano na, 4 years na. Guys, nandito kami sa labas. Bibili kami ng ulam. Ayun, pauwi na kami. Binibili ba tayong ulam? Wala.